Mic test. So, sa nakikita po niyo mga kaibigan, nandito tayo sa Honda ngayon. Dahil may importante tayong pakay na hindi ko pa kayang i-disclose at the moment. So, pauwi na tayong Talisay City ngayon mga kaibigan. Dahil tapos na tayo doon sa pakay natin sa Honda. Abang-abang na lang sa channel natin, no? Para sa mga updates kung ano nga ba talagang ipinunta ko doon. Ito yung kumbaga isa sa mga important projects ko this year 2020 mga kaibigan. So dadaan lang tayo from Salinas Drive, diretso tayo doon sa anong tawag doon? SRP ano? Basta luluso tayo nito sa SRP, South Road Properties mga kaibigan. So update lang, MGCQ na ho ang Cebu City, pati na din Talisay City, Lapu-Lapu City, Mandawi City. I think mostly mga probinsya natin or mga syudad, no? Naka MGCQ na, kaya doble ingat tayo mga kaibigan. Kung wala naman kayong importanteng lalakarin, eh huwag muna kayong lumabas ng bahay. So MGCQ na ho ngayon, pero andito pa din yung mga checkpoints ng mga police. Pati collaboration eh, may collaboration na nga yata ng mga traffic enforcers tsaka police. Kanina lang dun sa Lahog, eh nadaanan ko mga police tsaka traffic enforcers talaga. Joint operation mga kaibigan. So kung kulang kayo sa mga dokumento, no, huwag na lang kayong lumabas ng bahay kung ayaw nyo sa Cebu City pa naman. Alam nyo ba ang update dito sa Cebu City mga kaibigan? Eh noon, kung mahuli ka kasi nakulang sa dokumento o walang quarantine pass, eh pagsasayawin ka lang doon sa Plaza Independencia kasama yung mga ibang violators. Eh ngayon mga kaibigan, wala na silang mga ganyan, wala na mga push up tsaka pagsasayaw. Diretsong bayad ka na ng 5,000 pesos, tumataginting na 5,000 pesos mga kaibigan. Isang setup na yan ng bracket at tsaka top box na Sniper 150, ano? Mas mahal pa nga yan eh. Ako kasi kumpleto na ako sa certification kasi lahat ng klaseng certification kinuha ko na doon sa barangay namin. May nakikita pa ba kayo? Ang dilim na kasi dito eh. So ito yung paborito kong daanan talaga. Papuntang Talisay at palabas ng Talisay, papasok na Cebu City mga kaibigan. Itong tunnel na ito. Ewan ko lang kung naririnig nyo pa ako sa lakas ng hangin dito mga kaibigan, ano? Ewan ko rin sa GoPro ito or sa mic ko siguro ito na may sira na kasi may mga pagkakataon kasi kung napansin nyo sa mga previous vlogs ko na parang may mga clicking na pag nasa mga 80 plus na yung takbo ko mga kaibigan. So may clicking na kayong maririnig talaga sa audio pag mga ganitong takbo na 80 to 90. Ewan ko ba? Saradong sarado naman yung visor ng helmet ko. Baka dahil to doon sa napansin ko na wire na natuklap na sa ano, sa GoPro Mic Hero adapter ko. Lakas ng hangin mga kaibigan. Sana yan naririnig nyo pa ako dito. Kasi ako ngayon ang naririnig ko lang puro wind noise na. South Road Properties mga kaibigan. Kahit na parang maraming sasakyan, tingnan eh maluwag naman din pala yung daloy ng trapiko, so okay pa din. By the way na mga kaibigan, kung napapansin ninyo, tinuklap ko na nga pala yung ano, yung cover natin sa Sniper 150 natin. So kung naalala nyo yung parang Minecraft na camouflage na color yellow na pina body wrap natin sa motor na ito mga kaibigan, tinuklap ko na yun lahat. Ang nangyari kasi nagwashing ako or nagpa car wash ako, ang nangyari nung tinapat yung hose
doon sa isang portion ng cover, ewan ko ba, for some reasons natuklap din siya eh. Siguro dala na nga rin ng ano, palaging naiinitan, nauulanan. Parang part ng kanyang normal wear and tear, mga kaibigan. I think parang pangalawang car wash ko pa lang yata yun nung simula nung nagpa-body wrap ako, mga kaibigan, ano. Nung tinapat nga yung hose na medyo malakas din yung pressure ng tubig, ayun, may parte na, o yung parte na yun na natapat sa hose, ayun, natuklap. Tsaka may mga portion din, mga kaibigan, na pinasukan ng tubig, kaya ayun, tinuklap ko na lang talaga yung buo. So back to stock na kulay ito, mga kaibigan, yung motor ko. So balik sa stock na kulay na tayo, mga kaibigan, ano, at ibabalik ko na din yung stickers niya or decals na tinanggal natin. Bumili na ako sa Yamaha after 1 month pa makukuha. Mahal pala ng set nito kasama yung mga dalawang emblems. So medyo nang hinayang din ako sa pera, mga kaibigan, no, sa pagpapabody wrap natin nun. Kasi 3,000 din yung set eh. Yung full body wrap talaga ni Sniper 150. Yung camouflage print na yun na parang Minecraft na color yellow. 3,000 yun. Tapos, kasi nga tinuklap ko na lang lahat. Kasi this beauty nga naman talaga nung nagpa-car washing tayo. Kaya yung mga kaibigan, bumili na lang ako or nag-order ako ulit sa Yamaha ng buong set ulit ng mga decals niya. Akala ko nasa mga less than 1,000 lang, mahal pala niyan. So alam niyo kung magkano yung set, mga kaibigan, nasa 1,700 din lahat. Lahat kasama yung emblems, kasi may emblems yan dapat magkabilaan eh. So yun, medyo napanganga ako kasi akala ko less than 1,000 lang talaga, o mga less than 500 lang yung decals na Sniper 150. Kasi nga, pag bumili ka nga ng ano, ng mga sticker, diba, nasa mga 50-30 lang yung presyo. Akala ko nasa magkalapit lang din yung presyo ng mga decal sticker talaga ni Sniper 150. Wala naman talagang may gusto nun eh. As much as I would like to retain yung body wrap niya, natutuklap na lahat eh. The more ako nagpapa-car wash, mga kaibigan, the more na may natutuklap eh. This beauty yun, kaya alam niyo naman, mga kaibigan, hindi lang ako sa makina ni Sniper 150 maselan. Maselan din ako sa ano, sa aesthetics niya, sa looks. Medyo may pagka-OC kasi ako eh. Kaya ayun, nung nagsimulang may mga natutuklap na, tinuklap ko na lang talaga lahat. At plano ko na lang ibalik sa stock to. Ayun, no, gumamit si kuya ng pinagbabawal na technique. So yun nga, mga kaibigan, ano, balik sa topic. So babalik tayo sa stock look, mga kaibigan. Babalik natin yung mga original decals talaga ni Sniper 150. Parang nag-aaksayan talaga ako ng pera, no? Anyways, ganyan naman talaga siguro. Lahat naman may wear and tear. So, yayakapin na lang natin yan ng buo, ano? So, balik tayo dun sa ipinunta ko sa Honda, mga kaibigan. Ha? Abang-abang dun. Kasi may pasabog tayo sa channel natin. Pasabog. Hindi naman talaga siya parang pasabog, may parang important update lang tayo na related dun sa ipinunta natin dun sa Honda na branch dun sa Lahog, mga kaibigan. So abang-abang lang din. Marami pa tayong mga incoming reviews ng mga motorsiklong hindi nyo makakalaing motorsiklo pala, hindi, joke lang. So may tayong mga reviews in the future, abangan nyo lang. So dahil andito na ako sa lugar namin, I'm gonna have to and this motor vlog right here. Maraming salamat sa panonood sa video nito kung nandito ka pat nakapanood ka po sa parting ito, mga kaibigan. So end ko na tong motor vlog na ito dito. Ride safe kayo palagi at stay safe kayo sa pandemya ang kinakaharap natin ngayon. At mga kaibigan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel natin, ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na. At hit nyo na din yung notification bell para updated kayo sa mga videos natin dito sa PH Motor Thread channel, ano? Ba yan? Naputol tuloy yung pag-closing ko. So hanggang dito na lang, mga kaibigan ko. At I'll end this motor vlog right here, right now. And as always...
Nawala na ako sa closing line ko. As always, kailangan kasi maliwanag eh. As always, peace!